Hey mga bros, mga bros, alam ko nga na isa na rin ito talaga sa mga nababalita natin na ito pong si Bobby Ray Parks Jr. ay yung pagbalik niya dito sa PBA. Dahil yun nga, balibalita rin at sinabi na rin ito ni Mr. Homer Saison na ito pong si Parks ay pabalik na nga ng PBA at ng Pilipinas para nga makabanding, at ilang beses na rin natin nasabi ito mga bros, makabanding yung pamilya ni Parks at yung kanyang girlfriend na si Zainab Harake na isa sa mga popular influencer dito or vlogger sa Pinas. So ito pong si Parks, all throughout his career dun sa Nagoya Diamond Dolphins, ay syempre, ang laki ng bigayan sa kanya dyan. So sa laki nga ng binibigay kay Parks, ay syempre mga kabrods, ay masasanay na ito sa malakiyang sahod. Kaya dito sa PBA, tatanggap lang ito ng offer kapag maganda yung bigayan sa kanya. So isa ang San Miguel Beermen mga kabrods na alam naman natin na naglalaro ngayong finals against Meralco Bolts. Na one win away na nga lang Meralco at dihado pang SMB dito kung ma-force nila ito sa Game 7 mga kabrods na ito pong SMB. Once na matalo man sila ngayong finals, ay talagang magre-rebuild ito ng panibagong lineup. Dahil yun nga, ang dami na rin mga players na ito na may edad na rin like Chris Ross and Marshall Lassiter. So ito pong si Parks ay alam naman natin na isa rin ito sa nasa prime din niya mga kabrods, prime years ito ni Parks. And yun nga, kung nanonood kayo talaga ng Japan B-League, ay syempre, kung nakakasubaybay kayo sa Nagoya Diamond Dolphins, ay talagang si Parks ang isa sa mga umaangat ang laro dyan. So yun nga, alam ko kapag natapos ng kontrata ni Parks, eh syempre, dito na yan pupunta sa PBA dahil alam ko nga, eh ayon din sa mga reports this year rin ito, mawawala sa Nagoya. So yun nga, ngayong off-season ng San Miguel Beermen mga kabrods, alam ko, yung mata nila ay na kay Parks. So syempre sa lahat ba naman ng mga players dito sa PBA, eh syempre iba pa rin yung galing ni Bobby Ray Parks Jr. kaysa sa mga players dito sa PBA mga kabrods. Dahil syempre yung experience ni Parks, yung skill set ni Parks, eh talagang ibang iba rin. Parang CJ Perez din ito na pinaghalong. Marshall Lassiter ang shooting din ito mga kabrods. Eh malakas-lakas ito pong si Parks. 6'4 or 6'5 na player rin ito mga kabrods. And yun nga, maasahan mo ito as a shooting forward or shooting guard ng San Miguel Beermen if ever man. Kaso nga lang may problema ang SMB at alam ko, na-report na rin natin itong mga broads ng problema talaga ng SMB dito ay yung Ginebra San Miguel. Dahil ito pong si Parks gusto makapunta sa Ginebra pero ang SMB gustong makuha si Parks. Pero hinihintay na lang ng SMB kung interesado talagang Ginebra kay Bobby Ray Parks Jr. And yun nga, may mga nasabi rin tayo sa reports na gusto rin ng Ginebra na makuha ito pong si Parks, lalong-lalo na gustong bumawi ng Ginebra next season with Justin Brownlee na. And yun nga, if ever mamakuha nila si Parks. Pero yun nga mga broads, palakasan na ng offer ito. Feeling ko nga tataasan talaga ng value ng SMB yung offer nila kay Bobby Ray Parks Jr. Dahil syempre ganito rin naman talaga sa PBA mga broads. Pera-pera na lang kung saan yung mataas na offer, dun papatusin or kakagatin ng player or at ng agent mo. Kaya nga ito pong SMB, one of the richest PBA team din naman ito sa PBA. Kaya kayang-kaya nilang offera ng malaki itong si Parks mga kabrods. Kaya mga broads, ha, tingin nyo ba dapat na bang i-push ng SMB ito pong si Bobby Ray Parks Jr.? At babagay ba siya dito? This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga broads at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pang 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga broads. So kaya nga, para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1xOverrated. At saktong-sakto mga broads, may mga PBA games tayo at ito nga mga kabroads. Tapos sa NBA naman, eto rin. Kaya i-bet nyo na every game mga kabrodza yung mga paborito nyong kupunan dahil ang laki ng balik sa'yo. So get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods. And yung link ay nandyan sa pinned comment section sa iba pa. So dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga broads. May mga report-reports nga tayo mga broads, ha. Dito kay The Beast Calvin Nabueva, dahil nakikita naman natin kay Mr. Snowbado at sa mga ibang Facebook pages and reports at credits din dito kay Mr. Basketball Update Trade and Rumors na ito na nga pong si Calvin Nabueva ay balibalitang matitrade na ng Magnolia Hotshots. At sinabi pa nga dyan ni Mr. Snowbado na may minention pa siya dito
na PM ko sa'yo para din nila malaman na si Calvin Abueva yun. So yun nga mga broads, malinaw na galing na rin ito kay Mr. Snow Badwa na nasa trading blocks na. Ito pong si The Beast, Calvin Abueva. Isa rin ito sa mga matalik na kaibigan ni Mr. Snow Badwa, one of the trusted PBA insider din natin mga kabroads kahit papano dito sa PBA. At yun nga, si Abueva na rin mismo ang nagsabi kay Mr. Snow Badwa na nasa trading blocks na ang The Beast ng Hot Shots. So mga broads, alam ko, medyo nakukulangan na talaga ang Hot Shots kay The Beast. Biruin mo naman, ngayong All Filipino Cup, nag-average lang si Abueva ng halos 7 points per game with 7.5 rebounds per game and 2.5 assists per game. Sa rebounds and assists, decente yan para kay Calvin Abueva mga broads. Ang ganda ng rebounding skills talaga nito. Pero yung puntusan, yan talagang gustong-gusto kong makuha ng Hot Shots, yung magkaroon sila ng bagong shooter mga broads. Kaya ang plano na ng Hot Shots ay ititrade nila ito pong si The Beast, Calvin Abueva, sa ibang kuponan. At yun nga, balibalita rin na ito pong si Arvin Tolentino ang nililigawan naman ng Hot Shots mga broads. Pero ito na nga, ito pong si The Beast, Calvin Abueva, ay mukhang masasangkot din ito sa 3-team trade para nga lang mailipat ito ni Boss Al Francis Chua dito po sa Barangay Hinebra, San Miguel mga kabroads. Dahil alam naman natin si Abueva, mahirap din ito maging kalaban. Masakit sa ulo rin ito mga broads. Siguro nga pag nalipat ito sa Northport, ay sakit sa ulo pa ito kung paano mo ito i-handle, paano mo ito depensahan, at paano mo iiwasan yung mga dirty plays ni Calvin Abueva. Kaya mahirap talaga, pero masarap ito maging kakampi. Kaya imbis na dalhin ito sa ibang independent teams mga broads, ay dito na nga ililipat ni Boss Al ito sa Barangay Hinebra, San Miguel. At tamang-tama nga daw ay ayon din sa mga reports din natin ng Hinebra, ay kailangan at nangangailangan din ito ng magaling na defender ng team. Dahil syempre gusto rin ng Hinebra na bumawi this season mga broads. Syempre ikaw ba naman ma-eliminate ng semifinals ng Meralco Bulls, tapos last season mga broads na-sweep pa sila ng SMB, kaya medyo mahirap. Kaya ito ngayon ng Hinebra, magpapalakas sila lalo at kukunin nila ito pong si The Beast, Calvin Abueva. Ayan, ay ayon din sa mga reports din natin mga kabros, dahil iba rin naman ito pong energy ni Abueva. Parang Gio Halalon din ito na Vic Manuel ang laruan mga kabrods. E yun nga lang, ang kailangan lang talaga ni Calvin ay maging focus sa laro mga bros. Siguro nga kung maibabalik niya yung Alaska Days na performance ni The Beast, eh siguro nga mas lalakas lalong Hot Shots. Kaso iba na eh, parang nag-iiba ng laro ni Abueva, parang nagiging mind games na lang, hustle game na lang, pero yung points niya or yung puntusan niya ay nawawala na. At yun nga, sabi nga nila, parang baby beast ito ni CJ Perez. Pero kung ito ay ang laruan niya at ang kanyang scoring ability niya ay like CJ Perez, siguro nga unstoppable na ito pong si Abueva, dahil di hamak naman na mas hassle ito kay CJ Perez mga broads. Andun yung physicality, andun na yung kanyang defensive place mga broads. One of the best defender ito di hamak sa PBA. Pero yung kanyang points per game, ayun lang talaga ang kanyang ma-improve mga broads. Sa Hinebra, malaking tulong ito magkaroon sila ng isang The Beast, Calvin Abueva, at lalong-lalo na si Coach Tim Cohn. Magaling talaga mag-improve ng scorer ito sa laro. Kaya ikaw mga broads, ha, Calvin Abueva to Barangay Hinebra, San Miguel. Ito mo lang yan mga broads, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga broads, at this is our related highlights yun lang. I'm out.